Patay ang 41-anyos na jeepney driver matapos pagbabarilin ng kapwa jeepney driver sa Lipas City. Nakatutok si Denise Abante. Nasawi ang 41-anyos na jeepney driver na residente ng Barangay Lumbang, Lipas City, Batangas matapos pagbabarilin ng 35-anyos na kapwa jeepney driver na kinilalang si Christopher Olan mag-aalas 8 ng umaga kanina. Sa imbestigasyon ng pulisya, naglilinis ng kanyang ipapasadasa ng pampasaherong jeep ang biktima nang biglang dumating ang suspect at pinagbabaril ito sa iba't ibang bahagi ng katawan gamit ang isang kalibre 45 na baril. Napahandusay umano ang biktima sa gilid ng pampasaherong jeep. Matapos siyang pagbabarilin, makikita sa CCTV footage ang pagtakbo ng isang lalaking nakaputi na sa umanong nakasaksi sa insidente na hinahabol na pala ng suspect. Ayon sa pulisya, posibleng epekto umano ng paggamit ng suspect ng illegal na droga kaya niya nagawa ang pamamaril. Ang tinitingnan namin dahilan, dahil po itong suspect natin ay dati na rin na-rehab at sabi po ng pamilya ay nasira na daw po ang kanyang pag-iisip dahil po sa paggamit ng illegal na droga. Depensa naman ng suspect. Hindi ko po gusto, magsisisihin ko po. Nabaril ko po. Lagi ho akong minumura, binabarakuhan. Eh natatakot ho mga bata eh. Binantang pa ho ako. Eh papatayin din daw ho ako. Eh ako nag-isip din. Pinagsisisihin ko ang nagawa ko. Nagtamo ng 4 na tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Naisugod pa siya sa ospital ngunit binawian na rin ang buhay kaninang tanghali ayon sa pulisya. Narecover naman ang baril malapit sa pinangyarihan ng krimen. Sabi raw ng ilang residente sa pulisya, nagpaputok din umano ng 2 beses ang suspect kagabi ngunit hindi na i-report sa otoridad. Siguro po kung napareport yun, ay malamang po ay nahuli na siya at hindi na po siya nakapatay pa. So paalala po sa ating mga kabarangay, sa ating mga mamamayan ng Lipa, kung mayroon pong krimen sa inyong lugar o ano man pong kaguluhan, ay agad pong ipaalam sa mga kapulisan at agad naman po kaming re-responde. Kung hindi niyo po ko may paalam sa amin, ipaalam niyo po sa mga barangay official, sa inyong mga barangay kapitan, para po sila po ang mag-inform sa amin. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa insidente. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.